Alira's POV. Miss Alira? Yes. Automatic ang ginawang pagsagot ni Alira pagkarinig niya sa kanyang pangalan. She is designing a bouquet of flowers today, kaya medyo abala siya. Saglit lang sana ang sulip na kanyang gagawin dahil may hinahabol siyang oras, pero natigil ang kamay sa ginagawa na makitang may dalang isang paso ng nutmeg geranium. Ang lalaking sa tansya niya ay may tumawag sa kanyang pangalan. Ikaw po ba si Miss Alira, ma'am? Pakipirmahan na lang po itong slip. Tango lang ang kanya naging sagot dahil parang napaka-funny talaga na sitwasyon. May sarili siyang flower shop yet bulaklak pa rin ang pinapadala na kung sino man nakaisip nito. Out of curiosity, she faced the delivery guy to ask, "Sino nagpadala? May I know who the sender is?" "Nako, pasensya na po ma'am. Sabi ko po kasi nagpadala na yaw pong sinabi kung sino siya. Basta makilala mo daw po siya kapag nabasa mo yung card na nakaipit." Tinignan ni Alira agad ang bulaklak. May nakaipit nga na note roon. Nagpaalam ang delivery boy matapos siyang mapirmahan ang slip. Total naman binalot na siya ng matinding kuriosidad sa permissory effect ng sender. Kinuha niya agad ang nakaipit na card matapos sila pagang bulaklak sa mesa. Sumikto ang kanyang puso matapos buksan at mabasa nakasulat doon, "My lady, I assume that you know very well the message that I want to convey to you. I am not really an expert in terms of this kind of cringy stuffs. This is my first time, so I did my research to be at least become sort of romantic. After a lot of thought, while looking for an appropriate flower that suits on what I really want to say, this stand out among the others. I hope you like it and my hidden message." Ewan, basta daman ni Alira ang kilig. Hindi niya lang sigurado kung saan banda siya kinilig. Sa sulat kamay ba nito o di kaya sa nakatagong mensahe na tinutukoy nito? Dahil nga mahilig siya sa bulaklak, alam niya ang ibig sabihin ng bulaklak na pinadala nito. It means, "I hope to meet you again. Please don't say no." Kunwari ka pa, Alira. Aminin mo nilang kasing dahilan na mas nakapagpapakilig sa'yo. Kunwari ka pa. Panunokso ng maliit na boses sa kanyang utak. Nakagat niya ipang ibabang labi. Kahit naman kasi maganda nakasulat sa card at maganda pa ang meaning ng bulaklak na ipinadala, kung hindi niya gustong nagpadala, mararamdaman niya kaya ang tila maiihina na sa kilig na reaksyon niya yon? She covered her face with her palm. Wala na. Endgame na. Uminitan ng hustong kanyang mukha. Paniguradong mapapansin ni Myrna ang pamumula na yon. Diyos ko naman kasi, bakit may pa-finger heart pa nakalagay sa tabi ng initials ng pangalan na nagpadala? Para tuloy siyang bulate na binudbura ng asin. Namimilipit siya sa kilig. Pinipigil na lang na magsasigaw sa saya. "LM? Ay, Diyos mio!" Naiusal ni Alira dahil sa pagagulat. Para tuloy bigla siyang hiniwalayan ng kanyang kaluluwa sa biglang pagsulpot ni Myrna sa kanyang silid. Natampal niyang balikat ng kararating lang na babae. Kararating nga lang ba? O kanina pa ito roon? Sa pag-iisip, hindi niya na malayang pinupulot pala nitong card na hindi niya alam na nahulog pala. Bigla lumayo ito sa kanya sa kahit tumaladimonyong umisi habang binabagayway sa kanyang card. Hindi pa ito nakontento. Bubuklatin pa yata ng makulit na babae para basahin na nakasulat doon kaya no choice si Alira kundi hubarin ang kanyang sapatos para ibato sa direksyon nito. Sapul! Sapul na sapul ang mukha ng bagong dating. Higit pa yata sa salitang pagkagulat ang nararapat itawag sa nararamdaman niya ngayon. Paano ba naman kasi? Nakayuko palagad si Myrna na makitang ibabato niyang sapatos kaya ang lalaking nasa likuran nito ang may mahihiyaing ngiti sana na ibubungat na ihawak-hawak ng ilong nitong dumudugo. Napalakas nga yata ang ginawa niyang pagbato. Nagkalasog-lasog yata ang maliliit na buto nito sa ilong. "Naku, naku, pasensya na po kayo." Nagpapanik na paghingi ng pamanhin ni Myrna habang dinadala na nasaktang lalaki. Alira collected all her senses kasi parang naninigas pa ang kalamnan niya sa pagkagulat. Mabutit ilang sandali lang gumalaw na ang kanyang mga paa. Diretsong tumungo ang mga ito papunta sa kanyang table at kinuha niya ron ng tissue. Dali-dali itong pumunta sa entrada ng flower shop. Walang babalang hinawakan niyang bisig nito para pasunurin at paupuin ito sa stall. Siya na mismo nagpuna sa dugo na lumabas sa ilong nito. Patuloy pa rin ang pagdaloy saka kumuha na naman siya ng panibagong tissue para iharang at maabsorb sa nosebleed ng lalaki. Napigil ni Alira ang paghinga na biglay ginagabit itong kanyang kamay saka yun pinisil ng marahan. "Okay lang ako. Kumalma ka na. You're trembling." Sa sinabang nitong iyon, nabaling ang tingin niya sa kanyang kamay. Tama nga ito. Nanginginig siya. Siguro dahil sa kanyang magkahalong pagkabahala at paninis sa sarili. Kung bakit pa kasi napaka-amasola niya minsan, ayan tuloy, nadamay pa ito sa kalokohan niya.
Hindi mo naman kasalanan. May pagkatanga lang talaga ako minsan. Dapat sana naging mindful ako, edi sana. Nakahilig ako sa pagbato mo. Ang lakas mo palang tumira, ha? Ang galing. Hindi tuloy alam ni Alira kung praise ba iyon o inaalas ka lang siya ng lalaki. Dapat ba siya magpasalamat o dagdagan na lang niya ang pagdurugo ng ilong nito hanggang sa mumutla na ito't maghingalo? She sighed heavily and tried to calm her nerves. Okay ka lang ba talaga? Gusto mo ba isugo na lang kita sa ospital? Wag na, nosebleed lang naman to eh. Mawawala din to agad. Ay nako, hindi naman talaga yan ang inaalala ko. Mawawala din to agad. Ang gusto kong sabihin, ang nosebleed kasi mawawala pero grabing pagkalog ng utak mo. Yan ang dapat ating ipacheck. Sa tingin ko, lumalala na. Agapan na natin. Inirapan niya, anak ang ising lalaki. Aba, at tuwang-tuwa pa talaga ito. Dahil sa inis, pinisil nitong ilong nito. Halatang hindi nito inaasahan yon, kaya napaigik ito. Bago pa man ito mahawakan ng kanyang kamay, kumaripas na siya ng takbo pabalik sa kanyang pwesto kanina. Anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong ni Alira. Kabado 20 kasi siya, dahil unti-unti nang lumalapit sa kanyang pwesto ang binata. Hindi ko rin alam. Dapat kasi sana, tatanawin ko lang reaksyon mo mula sa labas. Ang kaso, nakita ko ilang beses kang paulit-ulit din na nakawan ng tingin noong delivery boy. Wala na. Nag-malfunction ang lahat. Napigil ni Alira ang paghinga. Kumabog ng triple kaysa normal ang puso niya. Nawala na lakas ang kanyang mga tuhod na tila naging cotton sa lambot. Ibang klaseng lalaki. Pero pinilit niya rin ipakita na hindi siya apektado. Sa panlabas, kalmado lang siya. Kahit ang totoo, kinikiliti siya ng ilang libong beses. Nagbabanggaan na yata mga paraparang umuoko pa sa kanyang tiyan ngayon. Ano naman ngayon? Kunwari bali walang tanong niya. Pwede na sigurong pang best actress ang peg niya ngayon kasi nagawa pa niyang ipagpatuloy ang naantalang pagdisenyo sa bouquet kanina. Pinulot ang rosa sa sakto rin kasunod niyang ilalagay sa bouquet. Inamoy nito yon saglit at kinintilan ng halik bago binigay sa kanya. Doon na talaga siya bumungis-ngis. Baliw! Bumunghalit talaga siya ng tawa. Ay basta, ang cringe lang kasi ng dating nang ginawa ng binata. Kinilig na sana siya eh, nasobrahan lang. Napakamatuloy sa ulong lalaki. Baka matamaan ka ng masamang hangin, uy. Baka ako pa masisi mo kung hindi mo na yata yung bibig mo. May ganun palang side ang isang attorney Lacson Montemayor. Natatawa pa rin siya, pero pinilit ni Alina na huwag na ipagpatuloy kasi baka maasal talaga ito ng tuluyan. Dapat pala, ang bulaklak na lang hinayaan kong magpakilig sa'yo. Bahagya itong sumimangot pero imbes na maawa siya, ay nakitan siya sa itsura ng binata. He is making her heart flutter. Is it even possible? To think na parang naiisip niya na sana palagi nilang naririto si Lacson. She is happy, genuinely happy. Welcome back! Naiyangat ni Alira. Ang mukha mula sa pagkakayo ko. Dalawang salita lang yun pero parang hinaplos ang kanyang puso. Banayad ang pagkakasabi ni Lacson kaya ramdam na ramdam niya ang sinseridad nito. Instead of uttering a word of thanks, she gave him a sweet smile. Gumiti din to pabalik kaya na kapalitan sila ng malawak ng ngiti kalaunan. Pero nakalimutan ni Alira na bukod pala sa kanilang dalawa at sa mga customers na abalas sa pagpili ng mga black na bibilhin, may isa pa palang taong nakasabaybay sa mala pelikula nilang eksena. Hindi na ito nakapag-diis kaya naputol na ang pagpapalitan nilang dalawa ni Lacson ng ngiti lang tumikim ito na may kalakasan. Hindi na nga siguro tikim na matatawag yon. Ate, ang petals po ng rose ang kinakat mo ngayon, hindi po ang stem. Kung pwede lang sanang batukan ni Alira ang kanyang sarili, baka ginawa na niya. Swerte naman ni Myrna dahil malayo ang distansya nito sa kanya. Hindi pinalampas ng kanyang tenga ang narinig na pinipigil ang hagikik ni Lacson. Pinagkakaisan talaga siya ng dalawang to porket di siya makarest back. Totoo naman kasi nagkalat ng petals ng roses na hindi namamalayang siyang ginugupit imbes na dahon at tangkay. Are you free later? Tumitili ang kalooban ni Alira sa tanong ng binata. Is he going to invite her for a date? Hindi siya pinanganak na assuming pero sa pagkakataong to, parang ganun na nga. Alira, pukaw nito sa kanya. Ano kasi, ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko kaso, hindi na Alira maituloy-tuloy ang gustong sabihin. Sumisingit kasi sa utak niya ang sagot na pwedeng-pwede ako, kahit hindi mo na nga ako iuwi eh. May napangakuan ka na bang sasamahan mamaya? Tanong ni Lacson,
Mahinang ginawa ni Alirang pagtango. May nakaschedule na kasi siyang invitation para sa dinner. Hindi naman niya yun pwedeng kanselahin at tanggihan. Pasensya na talaga. Okay lang. Di mo naman kailangan humingi ng pasensya. It's no one's fault. Hindi lang talaga naging tama naging timing ko sa pagaya. Sinundan niya ang tingin ng binata nang manahimik ito pagkatapos magsalita. Nakatingin to sa nutmeg uranium na pinadeliver nito. Salamat nga pala para dyan. Sobrang ganda. She paused. Pero pwede bang sa susunod, dito ka ba may ibibigay mo sa akin? Pandadag sa kita ko. Biro ni Alira at saka tumawa. Kagat ang pakibabang labi ng umiti ang napapakamot sa ulong abogado. Napansin niya na parang may gusto itong sabihin base sa pagbukas na ng bibig nito. Curious siya sa kung anong gusto nitong sabihin kaya hindi na siya nag-atubili pa na tanungin ng binata. Spell it out. Para ng pwet ng inahing manok yung uso mo sa dalas ng pagbubukas sara. Ano ba ang gusto mong sabihin? Kita ni Alira ang pag-aalangan nito pero buti na lang natagpuan itong boses. Hindi mo naman kailangan maobliga na sagutin tong tanong ko pero gusto ko lamang. Talagang malaman ang sagot. Ang nag-aayaba sa'yo ng dinner ay lalaki ba? Ira mentally laughed. Nilalaro kasi ng kaharap na abogado ang paggamit ito ng mga salita. Isa lang naman ang ibig nitong iparating. He is fishing for an answer while trying to seem it like she don't need to answer it yet she must. Inisip niya ang tanong nito. Lalaki na gaya sa kanya? Parang ganun na nga siguro, although hindi direct ng lalaki nagsabi. Tumawag kasi si Mrs. Montemayor kanina bago siya nagbukas ng flower shop. Inimbita siya ng mga ito na doon maghapunan sa bahay. Hindi naman ni Alira magawang tumanggi lalo pat pinakiusap siya nito sa papa ni Lacson. Lalaki naman ang ama ni Lacson, kaya reasonable naman siguro na sumagot siya ng oo sa tanong ng binatang abogado sa kanya. Oo, hindi ko kasi magawang tanggihan kaya pasensya na talaga ha. She stated the matter of factly. Pwede naman niyang sabihin na in-invite kasi ako ng parents mo para makasama for your family dinner. Kaso ewan ko ano napasok sa isip niya. Siguro dahil inaasahan niyang reaksyon nakikita niya ngayon sa mukha nito. Para kasing natalo sa sugalang lalaki. Bigla ang pananamlay ng binata pagkarinig sa kanyang sagot. Unaware ang lalaki na saya ang hatid niyon sa kanyang puso. It only means one thing. Ano ito na may kasama siyang ibang lalaki bukod dito? Lacson's POV. Iho, tulog ka pa? Naimulat ni Lacson ang mata ng bahagya pagkarinig sa malamoy sa boses ng ina. Maikling ungo lamang kanyang naging tugon sa kamaling pumikit. Para kasing may bara sa kanyang lalamunan mula sa matagal-tagal na pagkakatikom. Mag-ayos ka ha, huwag kang bababa sa sala na boxer lang suot. I invited someone over for dinner kaya dapat presentable kang tingnan. Pagkatapos ito iyong sabihin, ay papala yung mga yabag na ng kanyang buting ina ang kasunod niyang narinig. Malaki pa sana ang kagustuhan ni Laksa na magmukmok pa muna sa silid at sulitin pang oras na naipahinga niya ang buong katawan, lalong-lalo ng kanyang mga mata. Maghapa naman kasi siya nakatutok sa screen ng kanyang laptop pero kailangan niyang bumangon. Nakakahiya naman kung hindi siya makakasalamuha sa hapunan gayong may ibang tao sila makakasama. Kaya kahit na parang isang truck ng garaba, sabigat ang kanyang katawan ngayon, pinipilit ni Lacson pa rin bumangon mula sa pagkakahiga. Just like what her mama Steph instructed, nagayos nga siya. What Lacson meant sa nagayos ay literal na kung ano ng kanyang ina. Nagsuot siya na sinabing pantalon instead of boxer lang, saka nagdamit din siya. Sa totoo lang kasi hindi tulad nun dati, hindi na siya lumalabas ng kwarto kung kinukulong siya ng tela sa katawan. After that nude incident with Isabel, nagka-trauma pa yata ang babae dahil ang bilis itong nawawala kapag alam nitong nasa malapit na siya. Minadali lang ang ginawang pag-aayos. Wala pang 3 minuto lumabas na siya sa kanyang kwarto pagkatapos ng suklay na medyo magulong buhok. Nakayuko siya habang naglalakad panaog sa hagdan. Nasa 5 baitang na siya ng kanyang kwarto. Nahagip ng kanyang tingin ang bulto ng babaeng kahit na likod lang nito ang kanyang nakikita ay sobrang pamilyar sa kanya. Sa pag-aakalang baka din na dahil lang siya ng kanyang paningin o di kaysa sobrang pagod na mamarikmata lang siya at guni-guni niya lang ang lahat. Tinignan niyang muli ang gaba nito matapos kumarap-kurap ng paulit-ulit. Ilang kurap ng kanyang ginawa pero nandoon pa rin sa peso nitong babae. Is she really here? A mixture of excitement and panic suddenly occupied his entire system. Excited siya dahil sa wakas, simula ng huli niya itong nakasama sa bayan ay muli na naman sila magkikita. Nagpapanik din siya dahil baka nasobrahan yata ang pagkasimple ng ginawa niyang pag-ayos sa sarili. If only he knew that Alira is the one that her mama Steph is pertaining to.
E di sana, nagwisik man lang siya ng kahit isang pisik lang ng pabango. O Lacson, nandyan ka na pala. Halika, dali. Nakapag-usal talaga ng 15 Ave Maria si Lacson sa loob lang ng isang segundo. Mabuti nilang at magaling siya itago ang totoong emosyon sa kanyang mukha. Sobra-sobrang kinabahan talaga siya nang bigla siyang lingunin ng kanyang mama Steph. Tinawag pa talaga siya nito. Napalingon na tuloy sa kanyang direksyon ng pares ng abuhing mga mata. Kamunti ka na siyang mapahiya sa harapan nito. Papano ba naman kasi? Nakalagdaan niyang mayroon pa palang isang hakbang bago marating ang dunong baitang ng hagdan. Pakiramdam tuloy ni Lacson na iapak niyang kanyang paa sa isang malalim na bangin. Tila ang puso niya nasama sa pagkalaglag. God knows how much he prayed na sana hindi yun napansin ni Alira. Pero sino bang niloloko niya? Natural, ang sarili niya lang. Sa klase ng pagkakaangat ng labi ng babae, kitang-kita niya ang multo ng ngiti na pinipigilan itong ilabas. He is doomed. She saw it. No need to sugarcoat your mind's thought, Montemayor. It won't change the fact na nakita kanya sa isang nakakahiyang sitwasyon. Sabi ng munting boses sa kanyang utak na nakuha pa talagang humalakak pagkatapos. Wala si Lacson choice kundi ang umakto na walang nangyari. He walked proudly to reach her mother's direction to save his face. He don't want to become a laughing stock in front of Alira. As much as possible, he want to divert Alira's attention so she will forget what happened a while ago. He kissed her mama Steph's cheek. Pagkarating niya sa mababang mesa, napuno lang ngayon ng pagkain. Ma, nasan si Papa? Talong ni Lacson sa ina habang hinihila niyang upuan na katabi ng inuukupan ni Alira. Hindi siya manhid na tao para hindi malaman na tila nanigas ang babaeng katabi niya kahit kasama nila ngayon ang ina sa hapag. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Alira saka bumulong. Shh! Breathe! Lihim si Lacson natawa nang malalim ang pinakawalan nitong buntong hininga. Ilang beses pa itong napalunok saka nagkunwaring nauuhaw at ininom ang tubig na nasa tabi nito. Unaware, her mama Steph is just enjoying the view. Lihim itong nangingisay sa kilig kaya tumikim ito para kunin ang atensyon nilang dalawa. Nasa kwarto pa, lalabas din yun maya-maya lang. Po? Nagtatakang tanong Lacson sa ina. Hindi niya kasi maintindihan ang sinasabi nito. Sabi ko, ang papa mo nasa kwarto pa, lalabas din yun maya-maya lang. Humahagikik na ulit ng ginang salito, paring anak. Ilang minuto yata bago na proseso ni Lacson sa utak ang ibig sabihin ng ina. Awkward siyang nagpakawala ng tawa. Naturingan pa siyang abogado eh, napaka absent-minded naman niya. Naitanong nga pala niya sa ina kung nasa ng kanyang papa. Nagkalapit lang sila na Alira na wala na agad sa kanyang isip ang girawang pagtatanong kanina. Naramdaman pa ni Lacson ang simpleng pagpatid ng mama Steph niya sa kanyang paa gamit ang sandal nitong suot. Tinutokso siya nito ng palihim kaya nakagat ng binatang pang ibabang labi dahil sa sinusupil ng ngiti. Mauna na lang kaya tayong kumain. Huwag na natin hintayin ng papa mo kasi baka gutom na si Alira. Sige iha, kumain ka na. Inilapit ng mama niya ang special recipe nito kay Alira. Nakita man ni Lacson natatakam ng dalaga sa patayang nasa harap pero nahihiya yata itong mauna sa pagkuha kaya siya na mismo naglagay sa plato nito. Nag-alangan pa itong sumubo pero na makita nagsisimula na rin kumain ng kanyang ina, sumunod na rin to. He really loved the sight. Ang gandang tingnan na magkasamang magkanang kumakain ngayon ang dalawang babaeng minamahal niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!